bisa pendukin natin sa ulo mga kaibigan. Yan. Pisto tayo. Pisto tayo, lilipat tayo ng pisto. Pisto natin. Hindi maganda. Yan. Yan mga kaibigan, yung para sa beam. Lalagay sila ng hook. Ilang, hindi. Yan. Ayan. Malapit na ang December mga kaibigan, at may binggala na rito. Ayan. Muntik pa tayo kapusin at mabuti bukas ako nagkamali ng estimate. Ang 130 pa lang ang uusli. Dapat ang uusli 130. Napaputulin na sana sa 130. Buti nakababa ako. Ayan, ayan po ang mga pag-uusin, splicing ng ating bakal. Ilan yan po ang kailangan, marunong ka po mag-compute sa reverse para tumama doon sa computation. Ayan po. Ayan, ayan. Pag ang lalatak nyo 12mm, pwede na doon po yung mga ang latag nyo doon, ang spacing nyo doon, pwede ng 30. So, isang P, pwede na. Pwede na yung pakaluan natin. Ayan. Kaya lang, pag 10mm, ang iba, ginagawa na lang nila ng 1 liter. Pero ako, nag-i-splice ako ng sa 15 doon sa basta tumapat lang po sa ano tumapat sa beam doon ako na kakat kaya lang nilalagyan ko po ng hook yung splice naka-hook yung kabila nakatagos yan. Ganyan ang ginagawa ko sa reverse. Ganyan yung sitwasyon namin. Mostly lang siya ng 15 centimeter ang tuktong sa beam. Ang tuktong niya may hook. Naka-hook ng jizz para kainin siya ng hook rito. Ganyan po. Ganyan ang slicing. At hindi ko lang alam doon sa iba na nagpo-contraction kung ganun din ang ginagawa nila. Pero ako, ganyan po ang ginagawa ko. Kasi yung latag ng bakal iba-iba. Yung mga designer, yung engineer designer, yung nagdi-design ng ano ng rebar sa iba-iba ang latag ng bakal. Iba-iba yung bangka-bangka nila.
diretso ko na lang. Gawa nung sayang yung bakal. Ayan po, mga kaibigan. Ako po, mga kaibigan, ay magpapunan.